Hi guys, welcome back to my channel. And if you're new here and you love plants, please do consider subscribing. And ayun po, ngayon tayo ay mag-unbox. Wala tayong plants sa content natin ngayon. Ayan, medyo malaki yung box. Bumili po ako ng GoPro Hero 10 para sa pag-vlog sa Pilipinas. I'm getting ready for my holiday. And ito po yung part ng ating preparation. Gusto ko kasi alam ko na siya gamitin bago pa ako umuwi sa Pilipinas. So ito po, medyo malaki yung box niya kasi meron siyang mga kasamang accessories. May binili din ako mga accessories. At ito po ay binili sa Harvey Norman. This is not sponsored. Ito po ay binili dito sa amin sa Brisbane, Australia, sa Harvey Norman. Ayan po. Ito na yung ating vlogging gear. Naks. Sarap sabihin na meron na tayong vlogging gear, guys. Kasi magti 3 years na ako sa May. That's next month. Pero ngayon pa lang ako magkakaroon ng matatawag mo na vlogging gear. Kasi ever since, ang ginagamit ko po talaga ay cellphone. Tandang-tanda ko pa. Nagsimula ako sa iPhone 5S. Tapos naging iPhone 10S. Ayan yung ginagamit natin ngayon. Tapos naging iPhone 13 Pro. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Pero, iba yung phone na ginamit ko dahil kailangan ko to for this vlog. Kasi meron po tayong i-download na app para dito sa GoPro. So, bago ko buksan to, gusto ko lang sabihin po sa mga bago nating mga YouTubers, mga vloggers, na hindi nyo po kailangan na mag-spend ng sobrang mahal para sa mga equipments. Mag-ano po kayo, mag-start kayo kung ano meron kayo. Kasi hindi nyo rin naman alam kung mapapangatawanan nyo ba yung ganitong career. Kasi ang paggawa po ng YouTube channel ay napakadali. But staying on the platform, pagka kayo po ay hindi as passionate, hindi nyo rin matatagalan. So, ayun po. Ang advice ko, start with what you have. Tapos habang tumatagal kayo, saka na lang kayo mag-upgrade ng mag-upgrade. So, ayan. Umpisa na natin buksan. Hindi ko alam kung nasaan ang GoPro. Hahalukayin natin dito sa mga, ano na to guys, bags. Naka-bags pa siya. And po kasi itong ating box, kasi dapat sa garden ako guys mag-unbox. Kasi nilagay ko itong, di ba pinakita ko sa inyo ito noong nakaraan? Itong video micro, camera microphone na gagamitin ko dito sa ating GoPro. Na-unbox ko to nung una kasi una siyang dumating. Nilagay ko dito sa box para isang bitbita na lang siya. Kaso lang sobrang init pa pala sa labas. As in, parang kukuhanin ako ng langit. Masyadong tamang-tama yung araw dun sa aking table. So, pumasok na lang ako dito sa loob. And eto. Ayan, eto na guys, ang ating GoPro Hero 10. Maya-maya na natin buksan. Pakita ko sa inyo muna na isa-isa yung mga accessories. Yan. Ito yung mismong GoPro Hero 10. Tignan natin kung may ano ba dito. Resibo. Para masabi ko kung magkano siya. Kaso ay wala pa lang resibo guys. Tignan natin. Ay walang receipt guys. Hindi ko alam kung saan ko nailagay. Pero wala dito ang resibo. Tapos kasama ng GoPro dun sa box na yon ay meron akong rechargeable battery. Ito po ay extra battery for our GoPro Hero 10 Black. Tapos meron din ako dito SanDisk na 256GB na memory card. Ayan. Nalimutan ko na kung magkano sila binili. I'm going to try to look for the receipt. Tapos, dito sa kabila. Oops. Meron tayong yung tinatawag na media mod. Ito guys. Paano ang pronunciation? Media mod. Ayan. Ito guys yung parang pinaka-case niya na kung saan pwede ka rin magsaksak ng external na microphone. Ayan, meron pala itong presyo guys. Oh. $129. Ito po ay Australian dollars, hindi US. Ayan, $129. And, tingnan nga natin kung may mga... Oh, may mga price. Ay, ito walang price yung GoPro guys. Ano lang siya. Meron lang siyang barcode, pero walang price. Oh, wala silang mga price. Pero ito... Ayan, tapos bumili ako netong three-way na grip arm tripod for the GoPro. Ito guys, mismong ano to eh, GoPro din to. $108 and guys,
And ayan, ganyan siya. Ayan. Para siyang tripod talaga na malinggit, tapos extendable. So ayan. Titingnan natin kung paano natin siyang mapapagdugtong-dugtong. Bilang ako ay hindi techie at hindi talaga ako, hindi ko talaga forte to guys, no? Kaya hindi ko ituturo sa inyo kung paano siya gamitin. Dahil ang totoo, hindi ko pa din alam. So gusto ko lang siyang itry na i-assemble para mapakita ko sa inyo yung magiging itsura niya. Itong ating ano, video micro na shotgun mic ng Rode. Ayan. Tayo ay tumatangkilik sa Rode, the Penaman. Ito po ay hindi sponsored. Pero mahilig tayo sa mga Rode dahil magagandang quality naman talaga. This is $71.82. Ayan. And ngayon, buksan na natin. And subukan natin na i-ano siya guys. Subukan natin na i-assemble siya. Paano magiging itsura. So unahin na muna siguro natin na itong GoPro. Ang ganda ng ano niya guys, na parang ayaw kong sirain. Parang ayaw mong sirain. Pero sisirain na natin. Dito pala sa ilalim. Yun. Okay. Ang ganda ng ano niya guys, ng box. At least ano na siya, diba? May safe na lalagyan. So this is good. Yee! Alam niyo guys, first time ko makakita ng GoPro sa personal. Kasi dito sa amin, hindi naman uso mga nag-vlog dito. Tapos sa shops naman, kung may isa lang kaming shopping center dito, wala din ako nakikita ng ganyan. Nakikita ko lang talaga siya sa YouTube. And ayan siya. Ito yung laman ng box niya. And guys, may charger cable. May battery. Ayan, tapos may mount dun sa ilalim. Tapos yung mismong GoPro. Tignan nga natin, nai-excite ako. Alam nyo guys, nung nag-start ako mag-vlog, meron din akong camera na ano, Canon. Nalimutan ko paano unit yun, pero hindi kinaya ng utak ko. Kung mga ano, tita na tayo na, hindi talaga ako mahilig magkalikot ng mga bagay-bagay. Wow, ang cute. Totoo nga guys, nabagay siya sa akin kasi ang liit niya. Shoutout sa aking girlfriends na nag-recommend nitong GoPro Hero 10 kasi sabi nila, dahil nga maliit ako, bagay daw sa akin to, parang hindi masyadong mabigat. Oo nga. And guys, pakita ko sa inyo. Ito ba? Ayan. Ganda siya. Sa likod. Ayan. Alisin natin tong ano. Gusto ko kasi siyang i-assemble na ano, yung nakalagay na talaga sa stick niya. Para makita ko kung gaano ba siya kabigat, ganun. Alisin na natin yan. Ay, ang cute! Guys, ang cute oh. It's so cute. Nanood ako ng mga ano nito, ng mga reviews, ganyan. Ayan, ito yung dito natin ikakabit yung kanyang stick. So, ayan siya. Tapos, so pagkakatanda ko, dito ba? Or sa kabila? Ah, dito. Dito ilalagay yung battery. At saka yung memory card. Tignan natin kung mabubuksan natin siya. Natatakot akong buksan. Parang sabi pag nag-click. Ala, baka masira ako to. Ah, okay. Pag ipull lang pala ng konti, lalabas na siya. Ayan, parang flap. Ayan. Tapos dito, doon ilalagay yung memory card. Tapos dito naman ilalagay yung battery niya. So, ilalagay na natin yun guys. Then, susubukan natin na i-on ito at i-connect doon sa kanyang quick app. Yung GoPro quick app. Ayan. So, ayan guys, ito yung ating memory card,
256. Lalagay natin dito sa gilid. Tama ba? Hindi naman to papasok pag mali, di ba? O yan, mali. Parang mali. Kasi hindi pa siya pumapasok ng diretso. Ayun. And guys, nalagay na natin yung memory card dun sa gilid. Tapos, lalagay naman natin ngayon yung battery niya. Alam niyo kung nandito dito si CJ. Baka si CJ ang gumagawa nito. Kasi hindi talaga ako maano eh. Ayan. Okay. Ayan. So, sa napanood ko guys na video, ito ang nasa likod kasi para pag kukunin mo yung battery, hihilain mo siya dito. Dito sa parang, na yan. So, ilalagay natin to. Diyan. Huwag natin ipilit, pag hindi sakto, huwag ipilit. Ayan. Ayun. This one. Ayan. So, nailagay na natin yung battery niya, guys. Tapos, bago natin buksan, gusto kong ilagay muna yung kanyang stick. So, bubuksan natin. Kukuhanin natin yung kanyang stick. Ah, ito muna ang ano pala. Media mod. Okay, so yung ating media mod, ito pala yung laman niya. Ayan guys, ito yung laman niya. Kumbaga sa ano, sa casing, di ba? Di ba bumibili ng casing? Sa Pilipinas daw, ay mas madami yung silicone na casing. Ito hindi siya silicone, parang more of like hard plastic. Di ko alam kung anong tawag dito. O meron pang paganito. Dito yata yung nilalagay. Ang alam ko ay dito ilalagay yung ating GoPro dito sa loob nito. So, titignan natin kung papaano yan. Napanood ko to sa isang video, pero... Ah, okay. So, parang aalisin yata yung flap. So, ayun guys, pag nabuksan natin yung flap, dapat pala hindi natin sinara kanina. Ito kasi removable to eh. Nakita ko din sa video na natatanggal. Yun, natanggal nga. So, natatanggal siya. And then, itong ating media mod. Alam ko, nabubuksan din to. And guys, dito sa media mod natin, may kasama siyang ganito. So, bubuksan natin ito. So, nabubuksan to guys. Ayan, nabuksan na natin. Tapos, kung makikita nyo, meron siyang, ayun o, yung parang pang charger. Nandito sa gilid. And, I'm assuming na doon papasok tong ano na to. Dito siya papasok. So, gagano natin yan. Ipapa-slide natin. Guys, I'm getting scared. Oops! Yes! Oh, yes! Guys, ayun nga, umano na siya. Teka, isasara na lang natin ngayon. Okay pa din pala ang memory ko kasi natatandaan ko pa siya. Kaso lang, hindi ko pala naalis yung mga ano-ano, plastic-plastic nitong ating GoPro. Ibababa natin to. Ito yung para sa mga mount natin para malagyan natin siya ng stand. Tapos hindi ko alam kung alin ang gagamitin ko. Wait. Hindi ako makapaniwala guys na ako nag-assemble ng ganito kasi hindi ko talaga forte to at hindi talaga ako marunong, aminado ako. Pero bubuksan na natin ngayon tong ating GoPro na stick. Ayan. Ganito po mag-unbox at mag-ano-ano ang mga titas of Manila. Ako po ang representative ng mga tita na hindi techie. Doing our best, guys. Ayan.
Tignan natin kasi iniisip ko baka meron din ditong mount pa na kasama para sa ating GoPro. Meron nga. Ay, ang ganda. Guys, ang ganda. I like it very much. Ay. Ang ganda niya, guys. Ang ganda. So, pwedeng maigsi. Pwedeng paganyan. Na-extend. Ay. Wait. Ano to? Ah! Legs to. Legs. Tama ba? Legs. Yung mga parang legs to. Ah, kapag gusto mo siyang ano, igaganon mo. Tapos, wait. Ah, oo nga. Tama. I'm right. Ayun nga. Ayun nga yung pinaka-legs niya. Ayun guys, ang ganda. GoPro din siya. Yung stick para sa ating GoPro. Yung stick para sa ating GoPro. Ayan. Eto, nakapasok to kanina, diba? So, natitiklop siyang ganyan. Nakaganon siya kanina yung nasa loob siya. Tapos, nung inikot ko, tsaka ko lang siya nakita kagad. Nakaganyan siya. Ayan. So, kapag nag-vlog ka, ito lang yung hawak mo. Masarap siya sa kamay, guys. Masarap hawakan. Pero tignan natin kung ito ba ay sasakto dito sa ating GoPro. Yay! Sakto nga! Sakto pala guys, sakto. So marami siyang mount dito na hindi natin magagamit agad. Pero I'm sure magagamit din natin yan. So dito kasama ng ating GoPro stick ay may ganito. Hindi ko maalis. Ayan guys, meron pa ganito. Tapos, eto, ipinush ko lang yung GoPro dito sa ano niya. Tapos ngayon ay ilalagay natin to para malock siya. Be careful. Ayun. Ayun, igaganin lang siya. Ayun. Madali lang pala siya, guys. Ayan. Ayan, guys. Yes! Kung ang isang titas of Manila ay kayang mag-assemble nito, kayang-kaya nyo din lalo, guys. Ganun pala siya. O, nagaganon. Ayan. Tapos, matatighten mo rin dito kung gusto mo. I-tighten. Ganyan. Ay! Ayan. Matatighten mo siya. Ayan, guys. Ang cute! Ayan, o. Na-imagine ko na, guys, gamitin siya, o. Ngayon, paano natin ilalagay yung mic dito? Yan ang problema. Ito. Ang alam ko din ay ikiklip lang siya dito. So, bubuksan natin itong ating Rode na video micro mic. Ito siya guys, oh. Meron siyang ganito. Tawag yata nila dito ay dead cat. Pang ano, filter ng noise. Nandiyan dyan sa ating microphone. Tapos, eto, alam ko, ikaganon lang siya dito. Yun. Ayan siya guys. Silalagay natin to sa ating ano. Kapakabit na. Ayan siya guys.
Tapos ikakabit natin siya sa ating GoPro. Sobrang nai-excite ako. Tsaka guys, hindi ako makapaniwala talaga na ginagawa ko to dahil nga, hindi nga ako taking tao. Hindi ako makapaniwala na napapagdugtong-dugtong ko siya dahil lang sa napanood kong video. So maraming salamat sa mga taong magaling gagawa ng ganun na video na madaling sundan, di ba? Parang maluwag naman to. Ay guys, parang maluwag siya. Wait. Ang gagawin natin ay ilagay muna natin siya sa ating GoPro. Napanood ko din to sa isang video na igaganan lang siya. Ayun, pwede pala siyang taasan guys. Pag inikot siya, mas ano, pag inikot itong dito ng mic, mas lumalabas yung flat na surface dito. So, para mas madali nyo siyang ganun. Yun. Ganun pala. Tapos, pag nakalagay na, tsaka nyo na lang i-tighten ulit. Ayun. Wow. So, pag nag-vlog ka ay ganyan na. Oh my gosh. Kasi lang yung ano, yung dead cat. Baka nakikita sa video, no? Ayan, ganyan. Nice. Guys, meron na tayong vlogging gear. Nakakatuwa. So, ayun guys, hindi ko na mai-share sa inyo kung paano siyang gamitin dahil nga hindi pa naman tayo marunong gumamit nito. Pero ang gusto ko palang i-try ay yung Quick App kasi meron tong GoPro Quick App para ma-connect yung GoPro natin sa ating cellphone. And sa understanding ko, magkakaroon tayo ng access sa loob ng GoPro tapos makakapag-download tayo ng videos from the GoPro to our phone gamit yung app na yun. So, subukan natin. Ayun guys, ang cute! Oh! Diba? Ayan. So, bubuksan natin. Eto guys, dito sa gilid, nandito yung power. So, pag binuksan natin yan. Ayan guys, tignan nyo. Ayan, nakita na yung kalat. Ayan, piliin natin yung English. By using this GoPro, I agree to the terms of use available and GoPro/legal. Ayan, agree. Turn on to tag your footage with location, speed, and altitude and more on. Ayan, install the GoPro Quick App on your phone to finish setup. Leave your camera on and follow the app instructions. So, kanina guys, ay nag-download na ako ng GoPro Quick App. Ayan. Ayan siya. Eto na yan. So, ipapag-pair natin sila. Quick GoPro app. Ayan. Mabilis naman siya mag-update guys oh. Ito ang pinag-vlog ko talaga kasi lang pag nasa Pilipinas lalo na paglalabas natatakot akong gumamit ng phone kasi alam niyo naman lahat ng mga ano natin ay nasa phone. Ayan, update camera. Wow! GoPro Quick wants to join Wi-Fi network. Join! Ayun guys, madali naman pala siya. Camera update available yan. Update natin. Update. Accept and continue. So, ayan guys.
Ang ganda, sobrang happy ko. Feeling legit talaga, guys. Kasi 'di ba pag nagvo-vlog ka, tapos wala kang ganito, tapos nakakakita ka ng mga nagvo-vlog na nagaganito, parang naiisip mo, ayan, saya siguro pag meron kang ganun, 'di ba? And ngayon, naiintindihan ko yung feeling talaga. Masarap pala talaga sa pakiramdam. Pero like I said, huwag kayong magmamadaling mag-invest sa mga ganito kung hindi pa naman kayo sure na gagawin nyo siya for a long time. Kasi sayang naman kung gagastos kayo, tapos hindi nyo naman pala magagamit, 'di ba? Ayan, 1% na lang ang battery ng ating GoPro, so ito ay aking i-charge. And then guys, thank you so much for joining me today and na-share ko sa inyo yung happiness ko. Sobrang happy ko ngayon mula kaninang umaga pagkagising ko hanggang ngayon, happy pa din. Ayan, hindi ako makapaniwala na meron ako nito. Maraming salamat sa inyo guys for watching. And ayan, sobrang dami kong kalat. I will see you next time. Please don't forget to subscribe. Bye!